Ako, di ako gusto yun. Kaya pala ako ng situation. Ano yan ang magtutulak para mas set up kayo. Yan, kamusta kayo mga kamorgi? Ang bibigyan ko naman ng pabango ngayon, yung lolo ko, na siya yung pinakadahilan kung bakit ako narito sa kalagayan ko na to o bakit ako naging embalmer. Kuwento ko muna sa inyo ng mabilisan dahil naging bukas na libro naman na din yung buhay ko. Kaya ikikwento ko na rin po sa inyo. Mula po nung nauwi ako ng Nueva Ecija, wala na po akong mga magulang nung panahon na yon. Ibig sabihin, wala nang po pwedeng magbigay ng tulong sa amin o yung mga pang-araw-araw namin pangangailangan. Pero napakabait ng ama dahil sinasampalatayanan ko na ginamit na kasangkapan yung lolo ko po na ito para makapag-aral ako ng embalming. Ilang buwan ako nakatingga talaga na wala akong trabaho, wala akong ginagawa. Biglang isang araw, dumalaw yung lolo ko na yan, si Lolo Quirino, si Boss Quirino kung tawagin po namin yan. Dumalaw siya kay Tito David, yung tito ko po na yon na isang licensed embalmer din. Ngayon, kaya pala siya pumunta doon sa mga tito at kay Tita Menchi nga na yon dahil nagdesisyon siya na pag-aaralin ako ng embalming. Kaya ang ginawa ni Tito David, tinawagan sila Tita Tess para sabihan ako na pumunta agad ako doon sa bahay nila Tito David dahil kakausapin daw ako ng lolo ko nga na yon. At nung pagdating ko nga po doon, sinabi niya na pag-aaralin niya ako ng embalming na wala akong gagastusin kahit na magkano. Ayoko nang umiyak, medyo emotional yung mga pangyayari na yan. Pero kung paiiksiin nga, pinag-aral po ako ng lolo ko na yan. Sinabi niya na sumama ako sa tito ko o kay Tito David, mag-helper ako sa kanya kahit mga isang taon. At pagkatapos na mag-helper ako sa kanya ng isang taon, paluluwasin niya na ako ng Manila para nga mag-aral ng embalming. At pagkatapos nga ng isang taon o mahigit pa, napunta naman nga ako kay Tito Nonong. Kapatid din po nila yung kapatid ni Daddy. Tinuruan din po ako bago ako maluwas ng Manila. Oh, malaki daw ka dito! Madam, papamigay ka. Dito na kami. Nag-aabang na po lang sa kayo. Alam mo rin. Press. Na, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung lolo ko. Ayan yung pwesto niya. Ayan, oh. Alright. Oh, malaki pa. Hindi. Ayan, oh. Alright. Ano to? Binigay sa akin. Me? Nung ninang ko. Anong ninang? Yung kinuha ko ninang na... na merong vape shop. Ay, ano, yung brand ng vape. Oh. Ako di ako gusto yun. Kaya pala ako ng situation. Eh, yun nga. Wala na ako pupuntahan eh. Ikaw wala ka may pupuntahan. Eh? Gano'n ba edad nung naulila kayo? May sinangit, 3 years pa lang. Tatlong taon pa lang kayo? Ang tatay naman, hindi na matigalit sa tatay. Kaya lang, nagkasawa ng iba. Kaya parang muli lang mo gusto. Ay, parang nawala yung ano, ano yung pag-aaruga sa inyo. Ano, Yung magkasano yun, magtutulak. Eh paano nyo naman nalaman na ano? Kung ano yung kalagayan ko nun? Kasi ano, nakikipalita. Nakikipalita. Oo. Sige, nagulat ako. Bigla kayong dumating sa pwesto dito, David, di ba? Na pinatawag nyo akong bigla, natutulog pa ako nun. Kasi nga, bigla yung nangyari sa'yo. Thank you. Sige na. Tuloy na kami. Bye. Jordan. Tuloy na kami. Ayan, ang bibigyan ko naman si Tita Sensei, kapatid rin ni Daddy. Alright. Nagbibigyo na kami. Ayan. Hello po! Hello! Talaga ba? Ah! Tuloy na kami! Thank you! Tuloy na kami! Sige! Ipupunta na kami! Salamat! Bye! Bye!